Hello guys, morning. Bali. Ang unang gagawin namin ngayon, pagsi-set up ng tie beam. Yeah. Install muna namin yung tie beam. Ito na rin yung pagsi-set up namin ng stirrups. Pag nailagay namin yung stirrups, saka namin babagsak yung tie beam. Ito yung unang tie beam namin na gagawin yan. Guys, yan. Bali. Lalagay muna. Sinusukat muna yung ano. Main bars. Pasok ko ng pangulong. Yan. Okay na yan. Tapos ilalagay na yung mga stirrups. Tapos dito na kami mag tie up tie ng mga stirrups pag nakahang na yung main bars ng tie beam. Yan guys, yan. So yan guys, bali step by step ang gagawin namin. Ano na? Kayaan. Oh, doon na kayo. Dito na kayo ano. Oh, okay na 'yan. Kung kayong ipasok 'yan, okay na 'yan. Dito na kayo. Oh. Dito na lang kayo mag ano, mag papasok ng stirrups. Maski hindi natanggal yung stirrups na walang obstruction. Sige, walang problema. Angat bukas. Yan. Hindi naka yung tie beam hindi naka sintrot sa yan. Yan. Alay, pahirap ang kay. Ala. Parang hindi tayo nahirapan do. Napabayan. Oh, sige. So guys, bali ito, pangalawang tie beam na yan. Bali, pangalawang tie beam na yan. Medyo mahirap mag-assemble dito kasi yung stirrups. Medyo mahaba yung hooks. Medyo nahihirapan siya ng konti. So ba ito guys, yan. Bali yun ang pinakabutong bars. Gawin namin yan. Ipapasok dito sa loob ng stirrups yan. Yung bali pinakabutong bars namin tatlo. Yan. Bali, isa-isang ipapasok doon sa stirrups. Ayan. Ayan, nihila nila. Yung tatlong bottom bars natin. Ayan. So, ang gagawin namin ngayon. Dali. Bali, papasok namin sa loob ng stirrups. Hanggang sa dulo doon. Hanggang guys, yan. Hello guys, bali time check tayo, bali 3:30 na. So bali, tuloy pa rin yung pagkakabit natin ng mga tie beams. So yan guys, yan. Yan. Bali kabilaan yung kakabit ng tie beams, naglalagay ng tie beams yan. Yan guys. So to guys, mapapansin nyo itong bali closest stirrup na to, magbura doon sa end support. Bali, nag-assume lang ako ng 40 cm. Magmula doon, saka dito. So, ito yung bali yung closest stirrup ko. Mula doon sa end support. Bali, ang spacing ko dyan,
bali 5 cm. So bali sa 40 ang pumasok diyan bali 8. Yan yung closest stirrup ko para sa end support. Yan guys, yan. Magbulag yan. Yan guys. Yan. So yung bali normal spacing na. Yan, magbula rito hanggang doon is 20 cm. Yan na yan guys, yan. Yan. So bali doon pa rin sa end support, bali equal lang yung ano, yung in-assume kong 40 cm magmula doon sa end support. Yun na yung closest stirrup ko. Yan guys. Yan. Bali bali nakaka-3 pa lang kaming tie beams. Bali ang total tie beams ko to 1, 2, 3, 4. Bali 7 din. So, bali siguro to mayayari hanggang bukas yung tie beams ko. Yan, yan. Medyo pahirap lang guys gawa nung sa stirrup. Yan. Yan, yan. Yan, guys. Ito, tuloy pa rin yung pagtatali ng stirrups. Yan. Yan guys, bali ito pa natitira, baka bukas na lang to ano, malalagin ng mga tie beams. Yan. Patong lang yung pito para hindi mo wala. Oh. Yan, pagpag ano eh. Yan guys. So bali itong 3 tie beams ko. Bali ito, mas mababa doon sa original na level ng tie beams para doon sa mismong area ng floor area ng bahay. Yan, yan, yan. Kaya itong level ng tie beams ko, itong 3 na yan, bali kinuha ko na lang yung ano floor level lang doon sa parking. Yan, yan. Kaya hindi na kami magtataas ng level ng parking. As is pa rin sa dati. Kaya nag-drop yung beam ko. Ay, tie beam. Yan guys, yan. Ito yung mga natitirang 3 tie beams. Yan. Ayan guys. Hello guys. Sorry, mayroon na akong kunting explain kung bakit mayroon na akong blinding. Itong nakikita nyo na yan, ito yung blinding ko na bali ang mix proportion nito is 1:3:6 lang. Bali ang purpose nitong blinding is para itong concrete cover na ito na lalatagan ng bottom bars ay uniform yung concrete cover niya. Pag pinatong dito yung main bars ko, bottom bars, sorry. So mapapansin nyo, ito talagang mamimaintain yung ano, uniform ng concrete cover. Yan, yan. Kasi yung napapanood ko sa mga video, may mga practice na itong binuhosan ko ng blending na ito is nilalagay nila aggregates. Ngayon, pag pinatong mo doon, maski may concrete cover, bali, hindi niya mamimaintain yung concrete niya sa bottom bars niyan. Kasi may tendency na lulubog yung mga concrete cover. Kaya ang mangyayari niyan ay mayroong bad effect sa mga steel bars. Kasi yon pag yun ay dumikit sa ibabaw ng aggregates, mean to say, wala na siyang ano,
concrete cover. Kaya doon, ang cost niya is magkakaroon ng corrosion yung rebars. Kaya yan ba, guys, ito nung napaka-importante na magkaroon ng blending para yung ma-maintain natin yung concrete cover ng bottom bars. Kaya yan, guys. Marami akong napapansin sa mga video about sa construction. Nagiging practice yun. Lalagyan nila ng ano to, concrete, aggregates, and then concrete cover. Pero doon, walang assurance na mamimintin yung concrete cover, yung bottom ng rebars. Kaya yan, guys, ang in-apply ko rito. Kaya safe yung corrosion para sa steel. Ito napaka-importante, guys. Yung blinding bago maglatag ng tie beam. Yan. Tugas yung concrete cover ko. Yan. Dito po ipapatong yung bottom main bars ko. Yan. Kaya dito talagang mamimintain natin yung concrete cover. Yan, guys. Yan. Yeah, I'm saying it's a little bit of a